alalahanin. Panahon tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Hindi mawawala sa atin ang pag-alala sa mga pangailangang materyal. Pagkakaroon ng sapat na pagkain sa pagkainan, disente kasuotan, malinis at maayos sa tahanan. Ngunit may mga pagkataon ng ating pag-alala ay bunga ng makasarili at makamundong pag-anasa. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, hilingin natin sa Diyos na tayo patuloy na lumago sa pagpapakumbaba at pananalig sa Kanya na kailang may tapat sa mga ipinangako at mahabagin sa mga may malinis at mababang kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalin ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Anak ng Ama.
Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakila. Naming makapangyarihan ng pagkaloob mo, may taguyod ang sanlibutan ng matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng sa mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sangkol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo. Kahit na sandali, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos mong kalasan. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos mong kalasan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kanya lamang.
Diyos ko siyang tagapagsanggala. Matibay na buong na aking kandungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasani ngayon di naranas. Siya ang kublihang sa ating lulunan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga himaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuri na uuol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ang salita ng Diyos, ganap itong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapat ang pupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkod ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kasi nasabi ko sa inyo, huwag kayong mamagabag tungkol sa pagkain inumin na kailangan ninyong upang buhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagahasig ni nagahani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit.
Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa magitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo namamagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila napapagal ni humahabi man. Ngunito ang sasabihin ko sa inyo, maging sa Solomon na hindi nakapagsusuot ng kasingkatan ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaribigan ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran ng buhay ngayon ay, at kinabukas ay igagatong sa kalan, ay dinaramdan ng Diyos, kayo pa kaya kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya huwag kayo mabalisa tungkol sa inyong kakanin o iinumin o darating, sapagkat ang bagay na ito ay kinahumalingan ng mga tao, wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakita ninyo nang higit sa lahat ang paghahari ang kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga sobrano. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa. Don't worry. Be happy. Sabi ng isang awit, don't worry, be happy. At ito po yung panahon na kung saan ay pinapahayag sa ng mga banal. Isa na po rito, si Padre Pio. Isa po sa mga bagay na binibigyan niyang pansin, do not worry. Bakit? Hindi lamang sa pagkasabi nga nung iba'y tatanda ka. Ngunit kung bibigyan po natin ang pangtingin sa Ebanghelyo na ipinahayag natin, it is an indication, an indicator. Ito ay lumalaman na tayo ay nagnanais na maglingkod ng dalawang Panginoon. Nais natin na bigyan ng karibal ang Diyos sa buhay natin. Kasi bakit? Kasi nag-aalala tayo. Kaya nga sabi rito ay ito'y bahagi ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Parang tayo ay kumakampi na ang pagtuunan natin, ang paglingkuran natin ay alin? Ang Diyos ng kayamanan. Hindi ang ating Panginoong Diyos. So, kaya ang panyaya na ipinamamaling ng pong nagapalialin, huwag tayong manatili sa ating pag-uol, sa ating pag-aalin lang. Magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. At may tatlong punto sa nais natin bigyan pansin na matulungan tayo na matugunan natin yung hamon na ito ng pumay kapag don't worry, be happy. Una, at yung pangalawa, ay sumasalamin sa ipinahayag po na ni San Pablo sa unang pagbasa sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Ano ito?
yung pagiging mabuting katiwala. Yun ang pinapaituring nyo kami mga mabuting katiwala. Kasi sa pagiging mabuting katiwala, kapag naging mabuti kang katiwala, you will lessen. Babawasan mo ang iyong pagkamahala. Bakit? Una, kapag ginagawa natin ang ating tungkulin araw-araw, kapag tayo ay naging isang mabuting katiwala, kung ano yung gawain natin ngayon, gawin natin. Kasi bakit? Kalimitan mo kasi ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-alala, na pag-abagabag, na walang katahimikan, ay alin. Kasi may mga bagay na dapat natin gawin, hindi natin ginawa. May mga bagay na tayo ay nagtuon ng mas maraming panahon na kontrusin na hindi naman natin talagang gawain. At yung talagang gawain natin, hindi natin na isa katuparan. So, kung gagawin lamang natin yung ating tungkulin araw-araw, kunin tungkulin natin araw-araw, wala tayong dahilan na mag-alala. Kasi bakit? Kasi hindi ho yan, hindi ho tayo kung tawagin natin ay magpa-pile up. Kasi kapag alimbawa ho, hindi mo ginawa ngayon yung tungkulin mo na ito, sa pag-aakalang matatakasan mo, hindi, babalik sa iyo bukas. Sa pag-aakalang halimbawa na may suliraning ka ngayon sa buhay na ito, tungkol sa bagay na ito, akala mo ay kapag hindi mo siya pinansin, ay lulubayan ka ng iyong problema. Hindi ho. Maaaring nga ngayon, hindi mo siya pinansin, pero alin, darating ang panahon, ay haharapin at haharapin mo rin siya. Kailangan matindi nito dahil sa hindi mo siya binigyan ng pansin. Kapag inarap mo na siya, malala na. At dahil malala na, mahirapan ka nang bigyan ng solusyon. At kahit na kumisan, sabi mo na, hindi ako mag-worry. Mag-worry ka. Bakit? Problema eh. Problema na pinabayaan mo. Problema na tinakasan mo sa pag-aakalang nawawala. Hindi. Kaya, bahagi yun na kung saan yung makita natin kung may mga problema. Kaya nga po sinabi ng Pope May Kapal, no? Sabi ay, ang bawat araw ay mayroong sapat na suliranin. Ito yung panalagang ibinahagi ko sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. No? Kaya ito yung pamanig na kung saan ipinahayang sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So kaya, bawat araw, kinakailangan harapin natin. Huwag natin takasan. Ayusin na natin ngayon para hindi maging dahilan ng ating pagkakaabala at ng ating kawalan ng kapanatagan. Kasi bakit? Hindi natin pinansin. Kaya napakahalaga po yung pahayaw ng Poong May Kapal. Maging mabuting katiwala. Stewardship. Ito ngayon yung hinaharap natin, gawa natin ang solusyon. Huwag na natin na sabihin na bukas na lang. Pag bukas tayo ng bukas na lang, yung katiting natin problema, napakalaki na. Bakit? Ay hinayaan natin na tayo ay bigyan ng isang problema na kung tusin, eh, pwede natin mabigyan ng solusyon.
sa bawat araw ng aming pagdilos. Pangalawa, ito rin po ay nakabase sa tinatawag po nating pagiging mabuting katiwala. Ano yung pangalawa? Do not overdo it. Bawal ang sobra. No? May mga tao kasi na kung sabihin natin ay may pagka-workaholic. No? Gusto agad, ayusin ka agad ngayon. No? Gusto ay sagad-sagarin. No? Yung nabanggit na pagkilos. Kaya po kumisa may mga tao, hindi na nag-deleo. May mga tao, hindi na nag-deleo, hindi na rin nakapagsisimba. Walang deleo eh. Nakakalimutan na ang Diyos. Hindi nila alam, hindi lang ang Diyos ang kanilang nakalimutan. Pati ang kanilang pamilya nakalimutan na nila. Kumisa na rin. Kahit na yung kanilang kalusugan, nakalimutan na nila. Kaya ngayon, nakita po natin, no? Milyon-milyon ang ginagastos. Magpapagamot. Bakit? Hindi inalagaan yung sarili. Trabaho ng trabaho. Alam nyo, yung buong ating present day na 8-hour workload ay yan po ay bunga ng industrial age. Kasi noong una ko kasing panahon, bahagi yun ang ating kasaysayan. Bago mag-industrial revolution, yung workload is more than 8 hours. Yung iba, 12 hours pa. Mahigit pa. Pero bakit ginawang 8 hours? Kasi nakita nila na ito lang yung 8 oras na ito, dito mahigit na maging epektibo. Kapag dinagdagan mo yan, pwede rin. Kaya lamang, ay hindi ka na kasing epektibo noong unang 8 oras. Maging sloppy na yung trabaho mo. At maaaring mangyari na baka mas marami pang mali ang magagawa mo. Kasi pagod ka na. Kaya nga po kung minsan makita ko na kaya yung OT. Kaya bakit may OT? Kasi mas malaki yung sahod ng OT. Bakit? Kasi you will require more attentiveness para may isang kapuparan mo ngayon kung kulit. Tsaka pakita ko natin, wala akong kumpanya na araw-araw pang mag-OT. Kasi bakit? Ay sisirain ka rin. At kapag nasira niya yung kanyang mga employee, ay sisira din yung kanyang kumpanya. Kaya bahagi yun kung saan ay makita ko natin, mayroong space for rest. Hindi yung pwede na pati yung ating pagkatrabaho, sobra-sobra. Kinakailangan din natin ang panahon na ibigay natin para sa Diyos, para sa ating pamilya. Lahat po ng sobra ay dapat nating pag-ingatan. Bawal ang sobra. Do not overdo it. Kasi kapag sinobrahan mo yan, yung susunod na pagkilos magsasuffer, simple na lamang, no? Kung isa sinasabi natin, bakit yung inyong anak o inyong apo tanghaling gumising? Kasi bakit? Napuyat ng gabi, no? So, para maaga siyang gumising, hindi anong gagawin mo? Patutulugin mo siya ng maaga, no? Para makagising siya ng maaga. Siguro din po, sumasagi rin po sa tinatawag po natin, ang bawat araw ay may kanyang suliranin.
Gawin ninyo yung kaya nyo magawa ngayon. Do not overdo it. Sabagat darating pa rin yung sumirani na para bukas. Kasi kapag we overdo it, baka bukas, wala na tayong lakas. Bakit? Inubos na natin ngayon sa ating pagkilos. Kaya kinakailangan din natin na magbigay tayo ng tamang spacing sa ating mga ginagawa. Kasi kinakailangan din natin yun. Pangatlo, siguro sabihin natin ni Father, bakit may mga sulirani na naging dahilan ng aking pag-aalala. Ginawa ko naman yung number one. Ginagawa ko yung aking tungkulin. Hindi naman ako naging tamad. Kaya ginagawa ko yung aking tungkulin, hindi ako gumagawa ng kasamaan. At pangalawa, ay hindi ko naman inaabuso. Hindi ako sumusobra. E bakit may mga pangyayari naging dahilan ng aking alinlangan sa buhay na ito? Ano yung kailangan sa pangatlo? Ay yung panyaya na huwag nating kalimutan. Yung ipinahayag ni Propeta Sirak. Na alin? Ano yung pinahayag po ni Propeta Sirak sa unang pagbasa? Sinasabi yun ni Propeta Sirak sa unang pagbasa na kahit na may mga nanay na maaaring magpa-abort ng kanilang mga anak, maaaring may mga nanay na ipagbibili yung kanilang anak para magkaroon lamang sila ng pera. Pero ano sabi ni Jesus, ano? Na kahit na makalimutan ng ina ang kanyang anak, na kung sakaling mang meron, katulad na nabanggit ko, there are exception to the rule. Ano yung rule? Walang inang makalimimot sa kanyang anak. Ano sinasabi ni Jesus? Higit sa ganon yung aking pagmamahal. Hindi ko kayo kakalimutan. Katulad ng isang nanay na hindi makalilimot sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Kinakailangan natin yung buong pangatlo, alin yun? Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. Magtiwala tayo na kahit tayo ay makasalanan, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ang Diyos ang hindi mag-iiwan. Maari tayo ang susuko kung ayaw natin na lumapit sa Kanya. Pero kahit kailanman, hindi niya tayo iiwanan. Kasi yan po yung istorya ng kaligtasan na pinamanin ko sa atin. Na nakita po natin, nagpadala siya ng mga propeta, ipinadala niya ang kanyang buktong na anak ng ating Panginoong Jesucristo upang magdusa, mamatay, at muling mabuhay. Para ano? Iligtas ang tao. Kaya yung sinasabi, don't worry, be happy. Ay, hindi sila pialin. Sabagat, yun ang kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos, tayo ay maging maligaya. Gusto ng Diyos na tayo ay lumigaya. Ayaw niya tayo na tayo ay alin. Umasa sa kayamanan, sa pag-aakalang magbibigay ng solusyon sa problema na hinaharap natin ay kayamanan. Bakit? You will only suffer disappointment. Bahagi yun na kung saan ipinamahal. Hindi yung sinasabi ni Jesus na hindi na kayo maghihirap. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi na kayo mamumroblema. Pero kahit anong mangyari, sa gitna ng inyong problema, sinasabi ni Jesus na alin, hindi kita pababayaan. Palagi akong kasama mo. Kaya nga po isang bahagi yun ay pinagkakalurusan, lalo-lalo na po
sa sakramento ng Eucharistia. Nandito sa Jesus, kasama natin. Bakit? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Katulad ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang nakikita po natin, wala tayong dapat na ikababahala sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kung yun talaga lamang ang kinakailangan natin isa katuparan sa daigdig na ating ginagalawan. Nais ng Diyos na makamit natin ang tunay na kaligayahan. At yun ay matatagpuan lamang natin sa pagtitiwala natin sa Kanyang pagmamahal na hindi magwawakas. Si tubong tatlong ito, iniwanan ko po sa inyo, no? Upang maiwasan natin ang pag-aalinlangan. Una, ay gawin natin yung trabaho natin. Pangalawa, do not overdo it. Bawal ang sobra. Pangatlo, magtiwala tayo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa rin ang nagtutupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isa ka lang ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkataong tao sa ilang Espiritu Santo, pinanganak sa Kamayang Bilhin, pinagpakasal ng Ponsyo Pilato, pinako sa krus ng matay na libing, nanaw sa naroonan ng mga yumao, nang may katumaraw na buhay ng magulik, umakyat sa lamin, nalulog sa atin ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuukong sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya ang ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na kalooban nawa tayo ng matibay na pananalig sa mga ito ang kanyang kinalulutan. Itugon natin na may kababaang loob. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang simbahan at ang lahat ng kanyang mga pinuno ay magkaroon ng pananampalatayang tulad kay Kristo na binigay ang sarili dahil sa matinding pananalig at pagmamahal sa Ama, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang pamayanan ay mapanumbalik ang tiwala sa pamahalaan na siyang mamumuna sa pagbubuklod-buklod at pamumuhay ng mamamayan sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang mga mag-anak ay mamuhay sa katapatan at pagkakaisa, maitakwil ang kasakiman, kasalanan at kawalan ng tiwala sa isa't isa.
Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang ang mga taong naguguluhan sa mga problema, kalungkutan at takot sa kamatayan ay makatagpo ng lakas sa Espiritu Santo na siyang tagaaliw at tagapagtanggol ng mga mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Upang kaming natitipon ngayon ay manatiling tapat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa karaniwan man o pambihirang pangyayari sa aming buhay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Ama namin, Panginoong Yesus, at ama namin, pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging ganap ang aming pagpapahayag ng pangamahal namin sa isa't isa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Tumayuan po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ng kalugtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapatid.